iba't ibang diskarte ang ginagawa ng mga tao upang magkaroon ng pagkakakitaan basta matugunan lang ang mga pangangailangan. May mga hanap buhay na karaniwan na sa ating paningin o pandinig, ngunit meron din namang masasabing kakaiba. Sa bawat diskarte, may mga pagkakataon na hindi nakakamit ang tagumpay. At meron din namang pinapalad, katulad na lang ng isang tao na naging milyonaryo nang dahil sa tuko na ating tatalakayin. Year 2010 and 2011, naging matunog ang balita at naging usap-usapan ang tungkol sa bentahan ng mga tuko o tokay gecko sa black market dahil sa mas mataas na presyo nito. Iba-ibang advertisement sa social media ang naglabasan patungkol dito mula sa iba't ibang organisasyon kabilang na ang WHO o World Health Organization. Ang tuko o tokay gecko ay lumalaki ng 30 cm to 50 cm at tumitimbang ng 300 grams. May ilang tuko din na umaabot ng 500 grams, ngunit ito'y bihira lamang. Ang mga ito ay naninirahan sa mapupunong kabundukan o kagubatan, gayon din sa mga siwang ng mga batuhan sa gilid ng ilog. Nais din ng mga tuko sa mga damuhan at masusukal na lugar na kung saan ay maaari silang makahanap at makakuha ng makakain, katulad ng mga insekto, maliliit na ibon, at maging ng mammals tulad ng maliliit na daga. Kabilang ang Pilipinas at Indonesia sa Southeast Asia na kung saan ay matatagpuan ang mga tuko o tokay gecko. Gayun din sa iba pang warm countries tulad ng Nepal, Northeast India, Bangladesh, at Bhutan. Sa kultura ng ibang bansa sa ilang bahagi ng North and Southeast Asia, pinaniniwalaan nilang ang mga tuko ay nagmula sa lahi ng mga dragon, kung kaya't para sa kanila ay may kaakibat o dala itong swerte, lalo na kung ito'y kusang papasok sa inyong tahanan. Bagamat ang mga tuko ay hindi mapanganib, may pagkakataon pa rin ang mga ito na sumunggab o mangagat na maaaring makasugat sa inyong balat sapagkat ang mga panganito ay sadyang may kalakasan. Maaari ding makapagdulot ang laway nito ng mga bakterya na maaaring maging sanhi ng mataas na lagnat. Mataas ang pangangailangan ng merkado nito sa Asia, partikular sa bansang China at sa ilan pang komunidad, dahil ang mga tuko ay ginagawang sangkap sa ilang mga tradisyonal na gamot sapagkat ito'y pinaniniwala ang mabisang gamot sa ilang karamdaman tulad ng lung and kidney disease. Isa sa mga dahilan na tinitingnan ng ilan kung bakit may kamahalan ang presyo nito ay dahil sa di umano'y napapabalitang kakayahan nitong makapag-produce ng enzymes mula sa kanilang gallbladders na mabisa upang gawing sangkap laban sa ilang malulubhang karamdaman tulad ng cancer at nang di umano'y ng sakit na wala pang lunas gaya ng AIDS. Lumabas ang balita na may bumibili nito sa halagang 10,000 pesos to 50,000 pesos at ang 100 grams na tuko na di umano'y may presyong umaabot sa 100,000 pesos hanggang sa tumataginting na 1 million pesos. Sinabing nalathala sa Jakarta Post at Tribun Kaltimat, dalawang news publisher ng Indonesia
na isang Malaysian ang nagdala ng isang malaking tuko sa China upang ibenta sa mataas na presyo. Ayon sa pahayag, ay natagpuan ang malaking tuko na ito sa Kalakbatan, Malaysia na tumitimbang ng 64 kilograms na ikinabighani ng marami dahil sa timbang nito na maaaring umabot ang halaga sa 64 million Malaysian ringgit. Marami nga ang nagbenta o nakinabang sa tuko o geko ng panahon na yon dahil nakatulong ito sa pinansyal na pangangailangan ng ilan. Ngunit mahalagang isaalang-alang pa rin ang kahalagahan ng mga ito sa kalikasan sapagkat malaki ang naitutulong nito upang makontrol ang pagdami ng populasyon ng ilan sa mga itinuturing na peste tulad ng mga ipis at mga balang. Isa rin sa dahilan kung bakit sila nanganganib ay dahil sa pagkasira ng kanilang habitat. At sa patuloy nitong pagbebenta sa mga black market. May natutunan ka ba sa video na ito, kabarkada? Kung ikaw ang tatanungin, gusto mo bang magkaroon ng alagang tuko o tokay gecko sa bahay? Mag-iwan lang kayo ng komento sa ating comment section at pakilike na rin ang video. Huwag rin kalimutang i-click ang subscribe and notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos.